To see is a true-to-life story of Domingo Alejandro Santiago of Barrio Malagasang, Imus, Cavite, during the pre-martial law days. As a dedicated barrio captain, he served his people unselfishly and wholeheartedly. Kapitang Mingo, sabi sa lang pag-iha. San mang labanan siya ay kubod ng tapang, ang bala ay kinakain lamang. Ngunit pag ang kaharap babaing nililiya, kundi umamuhang siyang katulad. Ang kambing o kalabaw kung iyong kailangan, hingin mo at kanyang ibibigay. Ngunit huwag mahuling sa kanya'y nagnanakaw, kay bigat ng parusang ipapatay. Ang lakas ng bisig ay di kayang pantayan, lakas ng 10 kabayo ang katimbang. Ngunit kung pag-ibig ang siyang pag-uusapan, tunay na anong kamis kung magmahal. Kapitan Dinggo, lagi sa pag-iing. Nonoy, pag-iing mo pag-iing dito kay Alasan, ikaw rin, alam mo na, si Kapitan, oras-oras pwedeng gamitin to. Nasa likod eh, nagpapakain lang ng manok. Sabi mo nga po, nakailangan ako sa kanya. Delay siya, ha? O ano na, ang pang ginagawa mo sa mamon si mga Andres? Kapitan, si Mang Andres, oh, mayroon yata ang didelinahin sa inyo, eh. Nanay! Po! Ano yung padre? Ano naman kailangan ng Mang Andres kay Kapitan? Tila yata ang didelinahin ng manok, eh. Na naman? Oho. Alaga ka ng alaga, patuka ka ng patuka, tapos didelinahin sa inyo. Abay kay mahal na manok sa palengke. Oo nga, eh. Mahal na nga manok ngayon, eh. Napasugod ka, padre. May mumuli siya sana sa'yo, padre. Ano yun? Bukas, karaw ng mali mo. Hindi ko siya rin makapagprito at sinapalo ko manok. Ah. Ayun, oh. Sige, huli mo. Ingo, alika na! Bakit? Ano ba hinuhuli na matandang yun doon? Si Paring Andres siya na pinahuli ko ng manok kasi berde ni kumadre. Si berde ng kasaway, hindi mo hihingi. Aba, hindi nga magkakabula sinabi ko, mamuhuli tayo. Ay walang daing nga kundi si Kapitan. Problema doon, Kapitan. Problema dito, Kapitan. Hingi doon, hingi dito, Kapitan. Huwag mo kalakas sa salita mo, baka marunin tayo ni kumpadre, nakakahiya naman. Huh? Ba't hindi ikaw na lang humuli? Nabubula ba ito yung mga hayop? Buti nga kayo. Kumain ka na tayo ng kalabaw. Padre, madre, maraming salamat to. Eh, hindi na ako magtatagal. Paparami ako sa inyo. Pare Andres, happy birthday na laki mare, ha? Oho. Ingo, talaga bang hindi na tayo titigilan ng mga yan ng kamumulestya? Nakikisama lamang tayo. Talagang ganyan ang buhay ng politiko. Hmm? Magandang umaga po, Kapitan. Pahingi nga ako ng okra at talong ninyo diyan. Kumuha na lang kayo sa likod bahay. Salamat po. Ngayon naman ay okra talong. Buti
Di pa kaya eh, yung talong mo na lang ang ibigay mo nang matapos ka na. Ate, huwag mo naman masyadong pagkasupilin si Kuya. Eh, nakakaawa naman eh. Sinasabi nga Kapitan Del Barrio, under the saya. Hmm? Baby, tulog na naman oh. Tignan mo si Dolores, tulog na. Antok na si tatay eh. Oh, sige na. Sige na oh. Ingo! Pagsimpla mo ng gatas yan. Baka nagugutom, kaya hindi makatulog. Busy ka buhay ito. Naturig ang Kapitan Del Barrio. Ginagalang ng lahat. Tagatipla lamang ng gatas ng alak na hindi makatulog. Busy. Kapitan? Permission na naman to. Kapitan, si Chito ito. Ingo. Anto ka na. Pagod ka na. Matulog ka na at ako na lang magtitimpla ng gata si baby. Pero may taong tumatawag. Alam ko. Baka may importanteng bagay na kailan sa akin yun. O edi ako na lang haharap. Sige na, matulog ka na. Maghapon kang pagod sa pagtatrabaho. Rosita, hindi pa ako pagod. Kapitan! Ingo! Patulogin mo muna si baby. Bakit, Chito? Kapitan, simulong baho. Nananaga ng mga tao. Nasisira yata ulo. Sandali lang, Rosita. Sasama ko, Chito. Ingo! Ano nangyari, Kapestre? Ang asawa niya simulong. Pinagtatagatukan ako. Nasisira niya ako lang, Ben. Nasa siya? Nagtatakaroon! Nasisira na ba ang ulo mo? Ikaw ang nagsusumbong. Chito! Akin sa bulo! Dali! Bulo! Quack! Ikaw ang sumbongero, ha? Bulo, hindi ako sumbongero. Ayoko lang makamatay ka. Go! Oh! Oh! Bulo! Bakit hindi ako tagayin mo? Halika! Halika! Oo, oh, kalingin ang tuwa. Ako harapin mo. Kapitan, pumatay man ako. Isa, dalawa, tatlo. Sampu man. Pareho din yun. Bilibid din ang tutunguhan ko. Kaya isasama na kita! Subukin mo! Tulong ko yung isang pokalin mo! Patawad na! Bakit ka natulong rebitado? Kapitan, dalawang tano ako nagmaltsan man. Lahat ng sweldo ko ay pinadadala ko sa aking asawa. Kaninang umuyap, kagampan ang asawa ko. Binultist ang hayop na yan. Sino, Kapitan? Ang hindi mo sisira ng ulo. Kayo, Kapitan. Kung ikaw kaya ang turutote ng asawa mo, hindi ka kaya makalimot. At baka matay. Celso, matagal na tayong magkaibigan. At malaki ang tiwala ko sa inyong magkapatid. Kung may paglilipatan sana ako para kay Ledesma dito sa Cavite, eh lalong mabuti. Medyo naiinitan na ako sa pagtatago sa kanya sa Bulacan. Sa maganda't ligtas na lugar, marami kami rito sa Cavite. Ewan ko lang sa kuya ko. Kapatid, gumugulo na yata ang buhay natin, ha? Kung ikaw lamang ay nagpursige sa iyong pag-aaral, di nakatapos ka na ngayon. Isa ka ng abogado. Hindi ka na masasangkot sa masikip at mapanganib na hanap buhay na ito. Hindi na ako makakaiwas pa sa ganitong hanap buhay. Subo na ako, kuya. Yun naman sa akin ay paalala lamang. Wala raw unang sisi kung hindi sa huli. Ngunit kung nariyan na, subo na. Wala nang iwas. Diyos na ang bahala sa atin. Sige na. Bahala na.
Kung wala nang problema dito, eh di titiyempo na lang kami sa Bulacan para sa paglipad dito. Oh, sige, bahala ka. Ito, magandang tahanan ninyo. Kung dito nyo ako itatago, ano kakainin ko rito? Mamamatay ako ng gutom dito. Huwag kayong magalala. Hindi kayo makukuhaw o magugutom dito. Lahat ng masasarap na pagkain o prutas na maibigan nyo, darating. Kaya lang, ang sabi sa akin ni Boss, ililista ko rin bawat pirasong kakainin nyo sa napakamahal na alaga. Kaya, Senyor Desma, hindi kayo dapat magtagal dito eh. Masyado kayong magastos eh. Dapat, ipatubos kayo kagad. Sino naman ang dapat kausapin ko para sa aking paglaya? Padre! Padre Ngingo! O, Padre Napasyal ka! Kamusta? Mabuti naman. May sadya sana ako sa'yo eh. Ano yun? Nangangailangan ako ng kabayo eh. Yung sa'yo, baka gusto mong iyales. Bibiling ko na lang. Pare, kumari mo. Mare! Uy, siya nga pala. Yung inana ko. Nasa eskwelahan. Ipinasok ko ng grade 1. Ganun ba? Ha? Tena, tingnan natin ang kabayo. Tena. Padre Ngingo, bilog na bilog ang katawan, ah. Siguro matulin to. Matulin-tulin din. Magaling sa paso yan, eh. Eh, magkano ko ba naman makukuha to, Padre? Ang katotohanan niyan, ayaw ialis na kumari mo ito. Pero kung kailangan mo, bahala ka. Magkano ba pagkakakuha mo, Padre? Nung nakaraan to, ang bili ko dito ay 1,200. Bayaran ko na sa'yo ng 1,500. Tubo ka na ng 3, Padre. Hindi bali, Padre. Ibalik mo na lamang ang punan. Ayos na yan. Kahiyahiya naman yata sa'yo, Padre. Ayos lang yan. Salamat, ha? Kung patutubo ang pakita, para tayo hindi magkumpad niya. Ano ba yung taklinda sa atin? Patan, ang ganda ng kabayo niyong nabili. Paano, Padre? Maraming salamat ulit. Tutuloy na kami. Mare, tutuloy na kami! Moinko, magkano ang pinagbiling kabayo? 1,200 lang. Nakakaya naman kay kumpadre kung patutubo ko pa siya. O, ito. Ikaw, Ingo, kailanman sobra ang katangahan mo. Rosita, bawiin mo ang salitang tanga. Pasakit sa tenga yan. Baka ako'y mapundin na. Sige, binabawi ko. Pero sa susunod, matuto ka naman maging negosyante. Pera ni. Sayang, pambihira naman yan si ate. Porke napakabait ni kuya, masyado naman yang ina-under. Kasalanan din ni Kapitan yan. Masyado siya mabait sa ate mo. Pero maniwala ka sa akin. Sa labas yan, mas mapagsig pa yun sa Tigret Leon. Oo nga, kita ko yun eh. Pag nagalit yan, papatay talaga. Ah!
Kapitan. May panlaban ba tayo bukas? Tingnan natin. Inga! Tatakarya, dan muna! Ang gaganda naman mga manakuha. Saan ba galing yan? Breeding ko ho. Breeding mo? Uy, meron ka bang panlaban bukas, ha? Ah, itong isang ito. Ito? Aha, abe, tingnan nga. Tingnan. Halika. Tingnan natin. Magandang malok. Magandang malok. Pero tingnan natin. Tingnan natin, kaliskis. Ingo, masamang balita. May subyang katig. Matatalo ito. Pero sa galing ng malok na yan, walang masamang kaliskis. Pero maniwala ka sa akin, matatalo. Sayang lamang kwarta mo. Siya nga naman, Kapitan. Baka totoo sinasabi ng mga Karyas. Maghanap lang tayo rito ng ibang manok. Ilalaban natin. Ewan ko, para sa akin, mananalo yan. Ang galing-galing yan eh. Pero ikaw mahala. Kumusta ka kung gusto mo, pero konti lamang, ha? Oo. O siya, ako eh, hindi na magtatagal at nadaling ko pa sa bayan yung inani kong balinghoy eh. Ay, Ingo, kung sakaling meron kang problema, sadyay mo ako sa aking kubo. Naroon ako. Andang tang tulungan. Ha? Ha? Alsa ka. Siyam na puta-puta-taon na yan. Sobrang lakas na matanda na yan. Oo. Ipabili mo lahat ang masasarap na pagkain sa restaurant. Makakainim natin mabuti ang ating baby. Para kung tutubusin siya sa atin, ay makikita pa rin malusog ang kanyang katawan. Aba, eh, magastos yun, pare. Dito sa Cavite, ang kidnap na nadadala rito ay lumulusog. Hindi nagkakayayat. Parang nagbabakasyon lamang dito yun. Maganda yun. Eh, manager, mabuti pa kayo bigyan natin siya ng babae. Para masiyahan siya at hindi naman mainip. Maganda yung naisip mong yan. Total naman eh, ipatutubos natin siya ng mali. Hindi ba, Jer? Dito pala sa inyo sa Cavite. Ang nakikidnap. Spoil. Oh, magkano raw yan? 4,000. 4,000? Ang mahal naman. Eh, peking takuin eh. Siya nga pala, Pedro. May padalang babae si boss. Babae? Oh. Maganda ba? Maganda. Mistisa. Magkano raw yun? 20,000. 20,000? Ang mahal naman. Eh, paano? Susuli na namin. Titingnan ko muna. O, sige. Kunin mo. Ikaw na ang bahala sa bisita namin, ha? Paliligayan mo siya, ha? Oo. Ano pangalan mo? Sarah. Mahal. Ne, pakitaan mo nga si Mr. Ledesma. Bukas, ang ulam mo pampalakas. Kalderit ang kambing. Kapitan! Hindi ko talaga makita si Tim. Hinalugad ko na lahat ng paligid. Wala ay paghihapon. Ingo, ano raw yung hindi makita? Yung itim nating kambing nawawala. Baka ako naglayas na makaalpas eh. Naglayas o ninakaw? Ingo, ikaw ang kapitan del barrio dito. Kung yun ay ninakaw, pangit para sa'yo. Kung ano man nangyari kay Tim, malalaman ko rin. Hawakan mo si baby. Pahuhulaan ko sana sa inyo kung nasaan ang nawawala kong kambing. Nawalan ka ng kambing?
Ay, pambihira naman yata yan ah. Kapitan Del Barrio ng Malagasan, nananakawan ng kambing. Ay, sobra na yan. Eh, hindi ko naman ho natitiyak na yun na hininakaw. Baka kakay nakalpas lang. Mm-hmm. Teka, malalaman natin katotohanan. Sandali lang. Sandali lang, usap ng konting doon. Iyan na, ayan layan na. Santos Deus, Santos Portis, Santos Immortalis, Kambing Ninggo, Kambing Ninggo, me, Kambing Ninggo, Mrs. Renovis, Deus Amisola, Ormak, Ormak, Ormak. Ah. Ayan, Ninggo, tingnan. Teka. Ah, sa may manggaanin niyo, Radora. Pare, ang taba ng kambing ni Kapitan Ninggo. Masarap na pulutan. Matutuwa si Roberto nito. Kaya lang, pag nahuli tayo ni Kapitan Ninggo, patay tayo. Paano ito mahuli? Wala naman nakakita sa atin. Sobra na mga yan. Pati ako nilalakawan. Wala lang silang paggalan sa akin. Tata Karyas, pupuntahan ko sila. Ninggo, mag-ingat ka. Balila ang masang yan. Mawalang iya yan. Mag-iingat ho ko. Salamat ho. Talaga masisiba ang mawalang iya. Oo, kung ano ninyo. Kambing ko nilalapan niyo ah. Bakit ang sabi mo sa ito? Daming ka! Sige, Ingo! Sige! Sige! Magbibigay mo siya! Baliyam lang sa dyan! Baliyam mo! Sige! Baliyam lang sa dyan! Ano nangyari sa mga mukha nyo? Hinuwag ba kayo ng kambing? Si Kapitan Ninggo eh. Minasama niya ang panghihina namin ng kambing. Kalahin mo, Angel. Inagulpi kami sa mga bata niya. Ilan bang gumulpi sa inyo? Pito ho. Ano? Pito? Manager. Eh, paano yung mga rikadong binili ko? Ang dami pa naman nun, sayang. Hindi sayang yan. Hoy. I-charge mo yan sa listahan ni Ledesma. Ha? Oho. Ate, o, malinis kuya. Ba yan? Ayos lang ho. Ano? Meron kasi akong bisitang darating ngayon eh. Eh, ano ngayon? Dito ba sila kakain? Ah, eh, hindi naman siguro. Inay, itay, narinig ko sa usapan niya kahapon na darating dito ngayon yung naliligaw sa kanya sa Kola PC. Magandang lalaki yon. Ah, ano ka ba? Totoo ba yun, Diana? Huwag ka magalit to, Sita. Hindi masama yun. Mabuti nga, lamamanhikan pa siya. Kapitan, ito na yung mamamanhikan. Pena. Pati lamig lalo sila. Huwag mo silang hihiyain.
Magandang araw po sa kanila. Magandang araw naman. Magandang araw po. Anong kailangan nila? Mamang Pinky, sinabi ko na po sa nanay at tatay ko ang sadya nyo rito. Di ba mag-sweetheart kayo na ate ko? Ha? Nay, minsan ka mo, nakita ko sila nagkikising. Di ba, Mamang Pinky, nakita ko kayo noon. Kailan naman ang balak ninyo magpakasal? Nasa sa inyo mag-asawang kapasyahan yan. Kapitan, among kaya ko sana sa lalong madaling panahon. Kasi po, baka madestino kami sa malayang lugar. Teka, teka, teka. Hindi pa ako sumasangayan, Ingo. Huwag kang padalos-dalos. Sarap ng buhay na nakatago. Mas masarap pa sa atin ang kinakain. Magkano ba pera binigay ng manager? Para pamalengke. 50 lang. Aba, may tao palang pupunta rito. Kapala ko tayo lang. Delikado ng katago natin. Baka makita pa niyan. Ano gagawin natin? Di patayin. Baka tayo pa masabit. Lolo, saan po ba ang punta niyo? Ay, dyan lamang si baba sa ilog. Ako'y iige. Teka, namumukhaan ko kayo ah. Kilala ko kayo. Oh? Ay, alam ko na. Kayo yung mga kaibigan nung isang taga rito, hindi ba? Oo. Oh. Ay, dyan naman na kayo, ano? Tumatawag. Kapitan, sandali lang! Ingo, sabihin mo sa kanya kung may kailangan siya, mamaya na lang, pagbalik natin. Eh, nagmamadali tayo eh. Kapitan, tulungan niyo ako. Kalabaw ko, hindi nakaw. Mang Terrio, may lakad kami ni Ingo. Mamaya na lang pagbalik namin. At saka siya sasama sa inyo para hanapin ang nawawalang kalabaw. Ansitang, kung tuloy mawawala aking kalabaw, nyo, kasara, tuloy ang mababaldo aking lupa. Kapitan, tutulungan niyo ba ako? Sa inyo. Ha? Tata Carias? Bakit ho? May dalawang taong bumas lang sa akin. Pinalo nila ang aking
ulo. Napinsala ang aking utak. Wala namang pumutok sa ulo niyo. Hindi lang maaaring sugatan ang aking balat. Gawa ng aking alam. Yay, dahil sa bisa ng tagay ko mga kiba. Masakit eh. Masakit. Masakit ang aking ulo, Ingo. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko naisasalin ang aking hawak na anting-anting. Mananatili akong nakihirap. Go, buo ba ang ipin mo? Oo. Wala akong sira ang ipin ko. Magaling. Mabuti. Ang taong mag-aangkin lamang ng aking anting-anting ay yung buong ipin. Pagkat mangangalot mo at makakain ang anumang balang tatama sa iyong katawan. Tulad sa mani, kukunat ang balat mo. Kahit nasa bala o matalas na patali, ay hindi makapupunit. Baka kakain ako ng bala. At ang bala o anumang bagay na matalim ay hindi makasusugan sa akin. Oo. At ang iyong lakas ay magiging timbang ng 10 kabayo. Kaya lang, tuwing Bien Santo, huwag mong kalilimutang pakainin ng dasal ang libritang ito sa pagitan ng 12 at 3 ng hapon. Dahil kung makalilimot ka, ay mawawala ng bisa ang anting-anting mo. Ganon po ba yun? Hindi ko ba masama ipasok sa simbahan ito? Hindi. Hindi masama. Eh, Tata Karyas, eh, yung po bang galing nyo sa Palangana? Yung bang parang sini? Hindi. Hindi kasama yan sa libretong yan. Tata Karyas! Kunin mo ang anting-anting ko sa bibig ko. Ingo, nais ko lamang ilibing mo ko sa loob ng kubo ko. Masusunod po, Tata Karyas. Sa bibig?
Tagulan na ba? Hindi. Marso lang ngayon. Tagaroon na tagaroon din sa inyo, kumukulog at kumikidlat ah. Talaga bang ganun dito? Ngayon lang nangyari yan. Tama na awis sa kuya, ha? Saan ka nang galing? Ha? Magdamag kang nawala na hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Nandolo ko si Tumana. Inaabangan ko yung mga pumatay kay Tata Karyas. Tumana! Ingo, kung ikaw may kulasisi na ngayon, sabihin mo lang. Wala akong kulasisi. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Dapat talaga. Inago mo lang ako ah. Pinuwersa mo ko kaya mo ako nag-iisawa. Lucita, may mga anak mo tayo. Huwag mo lang sumbat sa akin yan. At saka, natutuhan mo lang kumahalin, di ba? Sino may sabi sa'yo? Hindi pa nabubura sa akin isip ang ginawa mong panggagahasa sa akin. Ah, ganoon, ha? Nasasaktan ako. Ah! Ingo! Ingo! Sobra na ang pang-handle mo. Papatayin na kita. Inahari! Ingo! Ingo! Kuya! Tahan ka rin mo pa ako? Ipaghanda mo ko lang pagkain dilata at tubig. Natatagal na limang araw. Madali ka! Oo, Ingo. Ito lalagyanan ate, oh. Kita mo na nangyari. Kamunti katuloy mapatay ni kuya. Ikaw naman kasi, sobrang ginagawa ang pang-under sa kanya. Sabihin mo talaga, salbahe yan. Patay ng tao at pag naghalit. Umuusok ang bibig niya. Nakita mo? Ha? Hindi ko nakita, ate. Nakakatakot. Talaga? Kapitan Ingo. Hindi siya tinataglan. Umuusok ang bibig niya. Tago tayo, baka tayo tamaan. Oo, kanina ninyo.
Kayo ang mga malulupit na kriminal na hinihintay ko. Mga bastos kayo? Kinigising ninyo ako. Kayo siguro pumatay kita, Takarias. Mananagot kayo sa akin ngayon. Sino kayo? Ba't kayo nandito? Ako si Francisco Ledesma. Kinidnap po ako ng mga taong yan para patubos sa aking pamilya. Sino ho naman kayo? Domingo Al Santiago ang aking pangalan. Kapitan del Barrio ng Laguna ito. Mr. Ledesma, maghintay lamang kayo sa akin sandali, huwag kayo alis. Kukuha lamang ako ng mapaglalagyan ng mga po kanina nito. Ang lakas ng bisig ay di kayang pantayan. Lakas ng sampung kaba... Saan niyo dadalhin si Kapitan Ningo? Pansamantala, ipinakukulong muna ni Provincial Commander. Bakit ho ganun? Siya na nga ho itong nagligtas sa amin eh. Siya pa mabibilanggo. Mali ho yata yun. May batas tayong sinusunod. Ang baril lamang na ginamit sa pagpatay na walang lisensya ay sa patandelan para sa mabilanggo. Alam mo, Sara, sa kasong ito ni Kapitan Ningo, ang mga abogado ko magtatanggol sa kanya at pipiyansa ako siya kahit na magkano. At ikaw naman, magbait ka lang. Hahanguin kita sa puti. Magbabait ako, Frank. Salamat sa'yo. 6 taon na nawala sa atin. At malaking halaga na wala. Malas na lang. May sabit pa rin tayo, ha? At kapag ka nagkaganon, bilanggo tayo habang buhay. Tapos na maraligay ang araw natin. Higo, kumuha ka ng mga tawan mo sa General Trias para pumatay kay Kapitan Ningo. Para makagatid. Manager, sa unang pagkakataon, ako'y hindi susunod sa utos mo. Bakit ka ganyan magsalita? Para kang hindi binabayaran. Manager, ako'y magnanakaw lang, pero hindi ako mamamatay tao. Gago! Kuya, hindi natin problema si Kiko. Ito ang problema natin. Palagay ko ito ang dapat natin patayin eh. Ito nagbuyo sa atin sa kasamaan eh. Ako? Bakit ako? Dolore, ang tatay mo, mainit ang ulo. Ngunit kung pag-ibig ang siyang pag-uusapan, tunay na anong tamis ko. Bok, ano yan ang buhay ito? Puntahan mo, sabihin mo, kakain na tayo. Opo, inay. Kumakain ang bala. Tay! 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 Kakain na tayo. Anak, pag ako'y nagalit na, magwa-wanted na ako. Anong wanted? Di mo nga pala naintindihan niya. Hindi ka na, Tay. Kakain na tayo.
Tena. Noy, si Kapitan. Sa labas lang ho, sa may punong kay Mito. Baby, tawag mo nga tatay mo. Sabihin mo kakain na. Ako na lang po, Inay, ang tatawag sa itay. Baby, sabihin mo, mababahaw ang kanin. Opo, Inay. Tay, nalulungkot ba kayo? Tay, sabi ni Inay, kakain na raw tayo. Baka mabaho ang kanin. Oh, kanina ninyo. Inay! 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 Siya tatay ng Diyos. Ano ang kapalaran to, Ingo? Ate! Anong balita? Ah, sir. Wala pa kayong makita suspect sa pagkamatay ng anak ni Kapitan Ingo. Bigyan nyo ng first priority ang bagay na yan para wag lumala ang patayan. Yung nga, sir, ang ginagawa namin. Kung gayon, mabuti naman. Reporting for duty, sir. Standby for further instruction. Rosita, si Kapitan. Ando sa loob, pero lalabas na yun. Sampunta mo, Kapitan. Sa bayan, titignan ko lang ang talabaw ko sa pandiyan. Gusto mo ba sumama ako? Sakay. Buti pa kaya, makakain muna tayo. Sige, gutom na ako eh. Kino,
Ano po order nyo? Kari-kari. Ano pa po? Saka lipstick Filipino. Fried rice. Ang soft drinks po nyo? Tubig lang. Kapitan Ingo, bakit dalig ko dito yan? Hindi naman naglalagay sa mga ganito lugar yan. Siguro dumaraw sa cemetery. Sa kanya ka lang. Balita ko sila siya. Nagpagawa ng maganda ng medyo. Sama tingin sa atin, Kapitan. Parang alam niya na tayong pumatay sa anak niya. Oo nga. Ayaw ko ng pasulsul dyan kay Celso. Kaunting pera. Nakapatay pa tayo ng bata. Oo nga eh. Paano gagawin natin ngayon? Dana, sabihin natin kay Celso. Nangyari sa labo. Yes, sir. Si Badong. Ayos ba katuan mo? Oo. Kapatay Ingo, nakapatay ka na naman. Kung may sampung buhay man sila, ayuutasin ko. Kulang pagpapayad sa buhay ni Dolores ko. Kung sila man ang salary niyo, anak, hindi mo dapat sila pagbayaran sa iyo kamay. May batas tayo na dapat maglapat ang parusa. Sa nangyari ito, mananagot ka, Kapitan Ingo. Badong, huwag mo sabihing aarestuin mo ko. Dinaramdam ko. Kailangan sumama ka sa akin. Tutulungan kita sa kaso mo. Alam ko nagtanggol ka lamang sa sarili mo. Talagay ko bilas. Kung ako'y makukulong na isang araw, ay mamamatay ako. Ayoko magkamatayin tayong dalawa. Hindi tayo magkalaban. Dalhin mo kaibigan mo sa ospital. Ano? Bilib ka sa langkong? Hindi lang bilib. Hangang-hanga.
Ayan! Malutong na yan! Kain na kayo, Kuya Ingo! Katulad yun ng popcorn ang bibili niyo sa tindahan. O, Kuya! Ang sarap ang lutong. Ang Jose mo. Ngayon ako nakakita ng ganyang galing. Nakapagsasanat siya tapis. Biyernes Santo ngayon, Padre. Baka meron ka din gusto subukin. Meron ako. Ang bilhin sa akin na nagbigay, tuwing Biyernes Santo, ay magpapakain ako ng lansal. Bago ko subukin ang galing ko. Sige, subukan natin na makita ko naman. Oo nga. Padre, hawakan mo muna. Sandali lang. Padre, handa na ako. Subukin na natin. Barilin mo na ako. Sige. Padre, baka madisgrasya kita. Mahirap na. Sige. Hindi. Ayoko. Delikado yan. Kuya, Biyernes Santo ngayon. Subukan ng mga anting. Mahusay siguro at subukan ng agimat niya. Kaya malakas ang loob niya. Sige na, Kuya. Barilin mo. Sige na. Wala kang pananagutin sa akin. Testigo, kapatid mo. Sige, Padre, putok na. Oh. Ginangalot niya ang bala. Parang manilang. Sonya! Ikaw lang mo lang bumaril sa akin, oh. Ayoko! Hindi ako marunong bumaril. Oh, ikaw naman daw. Masama yata ang nangyari. Naanoon mo. Sonya, sabayan mo pala tinamaan. Ano? Napatay na ito. Hindi. Buhay pa. Umahinga pa. Tena, dali natin sa bahay. Ingo? Ingo? Ingo, ano ba? Kuya, teka, sandali. O, ayan. Ano ba ito? Ingo, kasi akala ko napatay kita.
Kapitan? Si Sargento Topacio yun, yung kaibigan kong PC. Ha? PC? Oh. Sarge! Halika, tuloy ka. Meron lang kami may sakit dito eh. Oh. Ngayon lang yata kayo muling napasyal. May habol kasi kami kotse ng Mercedes. Dito na sa menu dinala. Kapitan, sino siya? Ha? Boyfriend ko ho, si Ige. Dumalo dito at dito inabutan ng sakit. Sarento, kapag kinasal tong dalawang to eh, huwag sanang mawawala. Basta magpasabi ka lang. Teka, masamasa sinupawis ha. Mukhang masama ganyan lagay. Mabuti pa kaya kapitan eh, dali na natin sa ospital. Total, may dala naman pong jeep dyan eh. Kawawa naman siya. Naku, ano to? Wag na ho. Magaling na ho ako, salamat na lang. Wala na siyang lagnat, pinapawisan na nga eh. Pawala na nga siguro lagnat niya. Kapitan, baka gusto sumama sa amin sa pagana. Sige, sasama ako. Sonya, ikaw na muna ang bahala kay Ige, ha? Oo, kuya. Sige, Sonya. Tuloy na kami. Sige. Sige. Naku, Ingo. Kamuntik na pala kitang mapatay. Ikaw kasi eh. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako marunong bumaril, mapilit ka. Kung nagkataon, malaking pagsisisi pa pala. Wala naman sisisi sa iyo eh. Kagustuhan ko yun eh. Kung napatay mo man ako, lalong mabuti. Tapos lang aking paghihirap. Bakit ka nagsalita ng ganyan? Wala naman, nasabi ko lang yan. Ilang linggo ka na rito, napapansin kong palagi kang matamlay. Masigla ka lang kapag may salida kayo ni Kuya. Bakit ganyan ka? Kasi ayoko magkasala. Baka ako makalimot. Makalimot na paano? Makalimot sa paggalang sa pulgas na isang kaibigan. Paggalang sa pulgas? Pulgas. Pulgas na ng aso dapat igalang? Eh, makati yun kapag nakakagat. Hindi mo nakukuha ang ibig kong sabihin eh. Ah, naintindihan na kita. O, ano yan? Ako ang tinutukoy mong pulgas. Napakaliit ang pagkakilala mo sa akin, Ingo. Kasing liit ang pulgas. Sonya, huwag ka namang magalit. Kasabihan lamang dito sa atin sa Cavite yan. At dapat igalang ang pulgas sa bahay ng isang tapat na kaibigan. Sonya, ayokong makalimot. Ayoko pang pagtiisan ang paghihirap ko. Ingo! Lalaking lalaki ka sa paningin ko. Kapitan del Barrio na malagasang. Baring balitang makisig sa lahat ng bagay maliban sa'yo. Panis! Sonya, huwag ka magali! Mag-isa ka! Panis! Bakit panis? Ikaw, panis! Narinig mo? Panis, panis, panis! Pulgas lang tawag sa akin ng panis na yun, ah. Makikita niya. Gugutumin ko siya. Hindi ko siya dadalhan ng hapunan. Buti pang kabayo. Huwag naman. No? Kawawa ko. Nakakagulat ka, panis. Magandang gabi sa iyo, Pulgas. Ah, sige, sige. Ah, mo, ha? Ah, sige. Bitiwan mo ako! Alam mo yun! Anong bitiwan? Anong? Bitiwan!
niya. Ang kuya mo yun. Ha? Marami salamat, Tata. Paano? Tuloy na kami. Sige, Sorrento. Uwi na ako. Wag. Pag nakita ka niya, baka kung ano isipin niya. At isa kayo magkagalit siya. Anong gagawin ko? Doon muna tayo sa kubo. Saka ka nalang may kapagtulong siya. Ayoko nga. Baka kung ano gawin mo sa akin. Hindi. Wala. Pangako. Sina? Sina? Sonia, sandali lang. Alam mo naman kung gano'ng kahal ka sa akin yan. Iingatan ko to. Tuwing Biyernes Santo mo na kukunin sa akin ito, hindi ba? Oo. Pinakamatibi na sanglay ang hawak mo. Alam ko. Ka.
kitang inno. Pagkita ng pagdila, sa kitang inno, kumakailang bala. May pisang, nila lang kapitang Ringo kung tulinan. Dami makabayan, alay ang buhay kung siyang kailangan. Saan man labanan, siya'y kubot ng tapang. Ang bala ay kinakain lamang. Isang ka pa, ha? Tama na, Ige. Oh, dadaling ko na lang sa PC yan. Babaing lingyan. Ibig mo at kanyang ibibigay. Ngunit huwag na ulit sa kanya'y nagnanakaw. Kaibigan ng parusang ipapadal. Ang lakas ng biyasig ay di kayang pantayan. Lakas ng biyasig alis siya! Ngunit kung pag-ibig ang siyang pag-uusapan. Salam din mo sa kukap. O, kanina mo, ha? Ito ang mga salot ng mga magsasaka rito. Sa akin ang dalawin sila. Kasi yung aking hipong na si Diana. At may boyfriend na PC. Lagi sa bahay yun. Si Kuya, siyang padalawin mo. Alam niyo bang bahay niyo? Oo. Yun. Ako nga pala, no? Siya na lang pakikiusapan ko. Mm-hmm. Wala ako sila rito eh. Nagbakasyon ho sa Baguio. Tutuloy na ho ako. Maraming salamat ho. Na, teka. Sino ba naman sila? Yun hong kanyang kumparing Placido, na taga General Trias, kanyo. Namumusta lang. Oho. Diyan niyo, sasabihin ko sa kanya. Sige ho. Tutuloy na ho ako. Maraming salamat ho. Sige ho. Nampatayin mo ang aking mahal na kaisa-isang kapatid. Nagtago ako nung mahigit na 4 taon dahil sa takot ko sa'yo. Ngunit ngayon, baliktad na ang pangyayari. Ikaw ngayon, ang mapapasailalim. Absente lang ang pagkakapatid ko sa kapatid mo. Hindi ko sinasadya yun. Marami ka ng buhay na inutang. Patawarin mo na ako, Giko. Hindi, Mare!
Huwag niya siya palalampasin. Saan ka pumunta? Ano ba mo ito? Huwag niyo ko harangin. Hindi tayo mag-away. Huwag niyo pilitin patay ko kayo. Pinagod mo ako, ah. Papatayin kita. Oh, huwag! Huwag, Kapitaning Go! Bakit alam mo pangalan ko? Oo, kilala kita. Huwag mo lang ako patayin. May pagtatapat ako sa'yo. Sino yung pinatay mo? Yun ay isang paghihiganti lamang. Pinatay niya ang aking kapatid, eh. Ano yung pagtatapat? Tungkol sa iyong pamilya. Ang pagkamatay na isang mong anak. Alam mo, Kapitan, dapat kasama ako rin, eh. Pero hindi ako sumama. Magnanakaw nga ako, pero hindi naman ako mamamatay tao. Gusto kong malaman mo, Kapitan, na ang utak ng pag-ambos na yon ay walang iba kundi si Roberto Gatchalan. O sige, makauwi ka na. Maraming salamat, Kapitan Ingo. Kuya, bakit wala pa si Ingo? Ewan ko. Mamula-mula na, oh. Malaki tiyan mo. Buntis ka? Ha? Oo, kuya. Sino nakabuntis sa'yo? Sino? Si Ingo, kuya. Ahas pa ng demonyo. Nakuha pa akong tukain. Matapos ang lahat ng pakitang pakikisamang ginawa ko sa kanya. Ahas. Ahas pala yung Ingo na yan. Makikita niya. Kuya? Kuya, wag! Kuya! Kuya, ano gagawin mo? Kuya, wag! Wag, kuya! Mawawag ka, kuya! Wala na! Wala! 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 Kuya, wag! Itong anak niyo malandi! Buntis! Hindi na tayo binigyan ng kahiyan! Inay, patawa mo, Inay. Anak! Sino ba nakabuntis sa iyo? Ingo, Inay. Mahal ko siya. Kuya! Kuya, maawa ka! Kuya, Sanya, maawa ka! Huwag mo akong pakialaman! Baka ikaw lang takang ko! Kuya! 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 Tulungan niyo po ako. O sige, sigilin mo siya. Mag-iingat ka lang sa pagtakbo. Baka madapa ka. Salamat po, Inay, kuya! Sa payag kita patatamaan, ahas! Sa payag! Ingo! Papaliling ka ni Kuya sa kwan mo! Ahas ka, Ingo! Bakit mo binuntis si Sonya? Bakit mo ko binabaril? Ahas ka, Ingo! Huwag, Ingo! Ahas! Bakit mo inaswag si Sonya? Inaamin ko pagkakasala ko. Patawarin mo ko. Mahal ko, kapatid mo. Pakikisama ko siya habang buhay. May asawa ka, hayop! Hindi ako mahal ang asawa ko.
Alam mo namang inagaw ko lang siya. Bakit ganyan tanggo? Kuya, kuya, kuya. Walang dito na to, kuya. Wala na tayo magagawa. Wala ng kasalanan, Singo. Mahal ko siya, kuya. Ginusto ko to. Padre, makinig ka muna. Meron akong mahalagang bagay na natuklasan. Huwag mong ibahin ang usapan, tarantado! Tarantado kung tarantado ako! Pero makinig ka muna! O sige, tarantado! Natuklasan ko lang pumatay sa anak ko. Si Roberto Gatrillan. Tagami. Uwi ano ngayon? Uuwi ako ng Malagasang. Pahiramin mo ko lang baril mo. Pati ng jeep mo. Ipaghihiganti ko lang sa Dolores ko. Akin na. Sonia. Si Ingoy may asawa. Ba't naman hindi ka pa nakapili ng binata dyan? Kuya, mga binata dito, puro pilangod, torpe. Hindi marunong manligaw. Diba, si Ingo? Teka. Siya nga pala, kuya. Mag-aalas tas na yata. Hindi niya ba napapakain ng dasal? Andito ang librito niya, oh. Biyernes Santo nga pala. Paano ngayon yan? Tutuloy ka pa ba? Tutuloy ako. Ingo, hindi ko alam kung gaano kasi diyan yung gagawin paghihigante. Pero sabi mo sa akin noon, kumitil ka na ng limang buhay bilang kapalit ng iyong anak. Hindi pa sapat yun? Malilit na ugat lamang ang naputol ko. Hindi ang ngayon. Bayaw, baka kailangan sumama ako sa'yo. Hindi na, Bayaw. Mag-iingat na lamang ako. Ingo, yung magiging anak mo, higit kanyang kailangan ngayon. Alam ko yun, Sonia. May awa ang Diyos. Makababalik din ako sa inyo. Mag-iingat ka sana, Ingo. Kaliwa si Mrs. Kagagaling lang sa Bagley. Kabibili nila kahapon. Sino ang lalaking yun? Yun daw ang dating kasintahan ni Mrs. na USIB. Tagarito rin ho yun. Pero, retired na yun. Sa madalit sabi,
Mari talagang hindi na nga umuwi riyan si Ingo. Oh, bakit? Sir, putok ng armalite yun. Oh, pangkaraniwan lamang dito yan. Sige, bati mo na. Sorry, sir. Unapunti naman sa inyo. Kanjir ba, kanjir ba yan? Wala na yun. Tahimik ka si Killer eh. Sino kayang bumaril sa akin? Wala naman akong kalaban dito kundi si Ingulap. Ano kaya ang ginagawa ng jeep na ito dito? Parang kilala ko itong jeep na ito. Kanino yan? Kay Kapitan Placido ng General Trias. Bakit nandito ito? May kamag-anak ba dito yun? Hindi ko alam, sir. Are you positive na jeep ito ni Kapitan Placido? Yes, sir. Hindi lang ako inagawin ko, paabutan mo pa akong dalaga. Sana gusto ko sumama ka muna sa akin sa pagpagbantay sa bisita. Total, isang oras lang naman yun eh. Kahit siyang po oras, basta kasama kita. Ayan na. Tara! Rosita! Ingo! Lalaki, ibalik mo ang pagkakbay sa kanya. Rosita, ituloy mo ang pagkakam sa kanyang bewang. Ayaw nyo? Rosita, sa itinagal-tagal ng ating pagsasama, hindi ako nakadama sa iyo ng ganyang kasarap na takbo. Puro mula! Galit! Ang inadama ko sa iyo! Lalaki, may inggit ako sa iyo. Mapalag ka. Mahal ka ni Rosita. Ingo, akala ko ipatay ka na. Kasi, hindi ka man lang nagpapalita sa amin dalawa ni Baby. Kahit minsan man lang, sa loob ng apat na taon. Marupo ka. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pagsasama. Hanggang sa impyerno! Wala kayong gwada, Ama! Wala kayong gwada, Ama!
Ayoko na inyo. Ingo! Kuya Badong! Ang inay! Sasama ka sa akin, baby! Sira ba ulo mo? Naloloko ka na ba? Huwag mong takay, huliin mo ko bilas. Baka mapilitan lang kung patayin ko kayo. Huwag na muna natin sa patulan ngayon. Baka madamay pati bata. Alam ko kung saan sa masusundan. Sir, paano yung bata? Baka patay na yun. Hindi mangyayari yun. Dalan-dalan yung bata. Ay sarili niya, anak. Natitiyak ko. Hindi niya sasaktan yun. Mahal niya yun. Saan ka mamari sa sundan? General Trias, sir. Itay! Pagpapalina na ako eh. Kasama ako ng maayos. Oh, sige. Tena. Teka. Ang sakit ng tiyan ko. Loka mo? Ano yun na? Sumakit po ang tiyan ko marahil sa mahigpit na pagkakabit-bit niya sa akin. Saan ang masakit na? Ito ho. Pero, nawawala na. Itay, saan niyo ako dadalhin? Doon sa malayo, sa pinitilan ko. Kung huwag niyo na ako isama, gusto kong tulungan si inay. Buhay pa siya na iniwan natin. Anak, alam mo bang pabalik sa atin? Oho, alam ko. O sige, bumalik ka na. Ipadala mo nanay mo sa ospital, makasakali mabuhay ka siya. Opo. Diyan na po kayo. Baby? Ihingi mo ko lang tawad sa nanay mo, ha? Opo. Sasabihin ko po. Itay, mag-iingat po kayo. Sige po. Ah, Aling Carmen, mawalang galang ako sa inyo. Wala po ba kayo nakikita ang tao tumatakbo na papunta riyan? Laho, pero meron jeep doon. Wala naman tao. Kilala ho rin yung umiari ng jeep? Oho. Sino? Si Placido ho, na taga General Trias, na kumpadre ni Rosita. Rosita? Oho. Asawa ni Kapitan Ingo? Oho.
mga pisi, oh. Tell your men to unload. Yes, sir. Men, unload! Sino kaya kanilang raride? Ewan ko. Hindi ba dati dumadaan sila sa'yo kapag sila yung may huhulihin? Oo. Roberto! Sir, may kwento na yata. Lumipat kayo sa kabilang ilog. Kukordon na natin siya. Yes, sir. Okay, move! Imon! Follow me! Kuya, may kutub ako na si Ingo ang hanap nila. Si Ingo? Eh, naka-jeep yun. Samantala sila, papuntang ilog. Wait, paano nangyayari yun? Ta, si Ingo ang kutub ko. Hindi ako maaaring magkamali. Kuya, sundan natin sila, kuya. Dali! Kuya! Aray, kuya! Andiyan ko, sakit! Mabuti pa, bumalik na lang tayo. Hindi naman natin check kung si Ingo nga yun. Hindi! Eh. Check yun, kuya! Si Ingo yun! Halika na! Ikaw ang biyerdugo ng anak ko. Naging kriminal ako ng dahil sa iyo. Kaligyan mo. Okay, sa baba. Santos! Yes, sir. Take the side of the river. Yes, sir. Tayo na! Sergeant Topacio! Sino sila? Sikap ng Placido, sir. Yung sinasabi ko sa inyo. Bakit? Ano kailangan niyo? Baka sumunod sila, sir. Kasi, sir, si Kapitan Ingo, asawa yung babae. Bali magbayaw sila. Ganun ba? Ayun sino papigil eh. It's all right. Sarento, sino ba habol niyo? Kapitan, kung si Kapitan Ingo po ang habol ninyo, makikiusap sana po sa inyo kung maaari. Huwag niyo siyang patayin. Hulihin niyo siyang buhay. Kapitan, si Kapitan Ingo po ay isang mabuting mamamayan. Galit nga ho siya sa mga masasamang tao eh. Kung kaya siya napahamak ng ganito. Alam ko. Kilala ko rin si Kapitan Ingo. Hayaan niyo. Huwag lamang siya malalaban. Hindi siya maano. Hindi niyo na itatara. Magbilis kami niyan. Thank you.
kaya ako dito. Men, ready to fire. Capitan Ingo was mortally wounded in this encounter. He was brought to the Philippine General Hospital for treatment. He survived to serve his sentence at the National Penitentiary, Bureau of Prison. After 10 years of good conduct and behavior, his term was commuted and later on, paroled. Ingo now lives peacefully in Quezon Province with Sonia. Let this story be a reminder to those who take the law into their own hands. Ngunit kung pag-ibig ang siyang pag-uusapan, tunay na anong tamis kong magmahal. Kapitan Ingo, sa bisa ng pag-imat, Kapitan Ingo, kumakain ang bala. Misteryo ng buhay, guhit ng kapalaran, kay hirap unawain kung minsan. Dati may kasungkulan at lingkod nitong bayan, siya ngayon isang wanted na kriminal. Ano kaya at kailan ang wakas ni Kapitan, may liwanag pa kayang matatanaw? Kay dilim, kay panglaw ng kaniyang naranasan, may liwanag pa kayang matatanggal. Kapitang Ingo, kumakain ng bala, may hiwaga ka.